Madalas ang ganitong eksena sa mga pamilyang Pilipino. Sama-sama ang kumakain, nagsasalo-salo sa kung anumang nasa pagkainan. Maganda naman po yung sabay-sabay. Kunyari, konti ulam, kakakasya. Siyempre, hindi nga kami nagkakasya dito. Ako yung nakaupo, yung iba, mga nakatayo, nakaupo dyan hanggang dun sa hagdan. Sabay-sabay po kami. Kasama ko sila, mga anak ko. Pero bukod sa sabay-sabay kumain, paalala ni Pope Francis, dapat mag-usap din ang magkakapamilya sa hapag. Io mi domando, tu nella tua famiglia, sai comunicarti? O tu sei come quei ragazzi che a tavola, ognuno con telefonino, sta chatteando? In quel tavola sembra un silenzio come se fossero a messa, ma non si comunicano. Dobbiamo riprendere la comunicazione in famiglia. Pag kumakain naman kayo, ay itabi muna yung mga cellphone. Sandali lang naman yun at makipag-usap kayo sa nanay at tatay nyo, sa isa't isa. Kasi communication is very important. Paliwanag ni Father Francis Lucas, laganap sa kabataang Pilipino ngayon nakaharap ang mga cellphone habang kumakain. At dahil isa sa prioridad ni Pope Francis ang pangalagaan ng pamilya, ito ang nag-udyok sa kanyang paalalahanan ng bawat pamilya sa buong mundo. Ayon pa kay Father Francis, nakaugat ang paalala ni Pope Francis sa isa sa mahalagang sakramento ng mga Katoliko, ang Holy Eucharist o Banal na Misa. Yung Misa kasi, isang hapagyon ng meal, kapagkain yun eh. Di ba? Na sinyer nga ng Panginoon yung bread at saka yung wine. So all meals, kung tutuusin mo, is sacred. Batid ito ni na Aling Virgie at Corazon. Tama yun. Yun ang ano, tradisyon naman dati yun na wala naman talaga dapat ano eh, cellphone eh, pag kumakain. Pagkain po, hindi po pwede magawa ng mga ganyan. Kaya itabi muna ang mga cellphone at unahin ang pamilya. Dahil mawala man ang mga laro at kachat na kaibigan, the family is there forever. Mike Navalio, TFC News.